Everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ. The Son of the living God. The Son of the living God. Is Lord. Is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ. Jesus Christ. The Son of the Living God. The Son of the Living God. Is Lord. Is Lord. Magandang araw po sa lahat. Again, victorious, prosperous, exceedingly blessed New Year to everybody. Glory to God. Buksan natin ang banal na kasulatan sa Isaiah chapter 43, verse 18, verse 19. I'm using the New King James Version Bible. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Listen carefully, please, beloved. Dito po sa ating binasa na ang sinasabi ay do not remember the former things nor consider the things of the old. Sa ibang translation, forget the former things, do not dwell in the past. Hindi ibig sabihin ito ay kakalimutan natin ang magagandang bagay na pinaranas ng Diyos sa ating buhay o ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi po yon ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nito, anuman ang mga naranasan nating kabiguan, anuman ang naranasan nating kalungkutan, dusa, hirap, failures, disappointments, frustrations sa nakaraang mga panahon o sa nakaraang taon sa pagsalubong natin sa bagong taon, ay huwag tayong ma-disturb, huwag tayong ma-apektuhan ng mga nakaraang mga negative things. Hindi ho ibig sabihin yung magagandang bagay ay kalimutan natin. Yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga magulang, lolo, lola, sa ating mga anak, mga apo, ay kalimutan natin. Hindi po. Naalala ko nung si Joshua at ang kanyang ang army ng Diyos ay makatawid na sa Jordan River. Naalala ba ninyo ang sabi ng Diyos kay Joshua? Build a monument in the middle of Jordan River made of 12 stones representing the 12 tribes so that the next generations will remember the great things that your God did to your in your generations. Kaya ho, hindi masama yung mga glorious, memorable happenings and events that could inspire us or remind us of the greatness of our God be remembered. Ang nakalagay lang po rito, ang konteksto rito, do not remember the former things nor consider the things of old. Sa isang aspeto ng konteksto ay huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Our God is a God of new beginnings. Our God is the God of second chance. Kaya, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Ang sabi ng Panginoon, I will do a new thing. Mayroong bagong bagay akong gagawin sa inyo. Naging maganda man ang nakaraan nating taon, halimbawa, greater new things are coming.
mas magandang mga dakilang bagay, mas mataas na antas ng tagumpay ng buhay ang iniyahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang perfect will ng Diyos. Kaya pinasulat niya ito, "Behold, I will do a new thing." Everybody say, "A new thing." Behold, I will do a new thing. Sabi ho rito eh, "Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." Sa pagsalubong natin sa bagong taon, laging mayroong bagong pag-asa. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong tagumpay. Hallelujah. Palapakan mo na sandali ang Panginoon. Amen, Lord. Glory to God. Welcome the new things. Welcome the new wave of blessings. Welcome the new dimension of victory in life. Hallelujah. Sa pagharap natin sa bagong taon, kailangan puno ang pag-asa, ang ating puso at isip ng bagong pag-asa, bagong pananaw, welcoming change. Kailangan i-welcome natin ang change. Reviewin natin ang ating buhay nung nakaraang panahon o nakaraang taon, ano ang ating pagkakamali, at huwag na nating magawa ang pagkakamali at i-correct natin ang ating pagkakamaling nagawa kung ano man. At ang unang-unang masasabi kong change, there is a saying in the secular world, everything is changing except change. Ang unang-unang napakahalagang pagbabago sa buhay ng tao na dapat maranasan ay yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new." Napakagandang revelation. If anyone is in Christ, not in any religion, listen carefully please. Ang sino mang nakay Kristo Jesus, ang sino mang nakakilala kay Jesus ng totohanan, sa tamang paraan, sa Bibliang paraan, sa personal na paraan, hindi lang kilala si Kristo ng kasaysayan, kung hindi kilala si Kristong buhay na nabubuhay sa kanyang puso at kilala niyang bugtong na anak ng Diyos na kamanggagawa ng Diyos Ama at Diyos Ana, Diyos Espiritu Santo nang lalangin ang langit at lupa at nagkatawang tao para lang mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa kasalanan at kaparusahan ng lahi ng tao, namatay para matubos ang tao sa pagkakaimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ni Adan na original sin, nabuhay na maguli at bumalik sa Ama. Ang sino mang nakakakilala kay Jesus na totoong bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao at namatay at ibinubo ang kanyang banal na dugo ng walang original sin sapagkat siya ipinanganak ng isang birhing babae, virgin birth. Kaya mahalaga ang role ni Blessed Mary, virgin birth. Kaya exempted siya sa original sin. Kaya siya lang ang tunay na redeemer, siya lang ang tunay na savior, siya lang ang tunay na manunubos ng tao at wala nang iba pa. Kaya sinabi niyang siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoon sama kung hindi sa magitan niya. I'm sorry, walang ibang daan sa langit kung hindi siya, sapagkat siya lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang pagkakaimbargo ng lahi ng tao ni Satanas dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Ang sino mang tumanggap kay Jesus
na pinagkalooban ang karapatang maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, to them gave He the right to become children of God. Sino man ang tumatanggap sa Kanya, ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino mang naki Kristo Jesus ay bagong nilalang. New creation. This is the most drastic change na mararanasan ng isang tao. The most drastic change. Nang sino mang nagkaroon ng personal encounter with Jesus, nagkaroon ng personal relationship with Jesus as Lord, God, and Savior of his life, siya ay bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Yung puso niya na dati nakalublob sa kasalanan ay biglang mahuhugasan ng banal na dugo ni Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo na exempted sa original sin. Yung pusong makasalanan ay magkakaroon ng bagong puso. He will be a partaker of divine nature. Yung divine nature ng Diyos ay papasok sa kanya. Kapag naranasan niya yung tinatawag na born again in the spirit. Kaya sinabi ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. All things have passed away. Lahat ng mga ugali na galing kay Satanas, mga ugaling minana kay Adan at kay Eva, mga ugaling minana sa mga ninuno at magulang, have passed away. Nagsilipas na. All things have become new. All things have become new. At ang mga bagong ugali, bagong kaisipan, dating sugarol na wala ang pagiging sugarol, dating babaero o lalakero na wala ang pagiging immoral at nagkaroon ng banal na buhay, dating sugapa sa alak na bago ang buhay, ni ayaw makaamoy ng alak, sugapa sa sigarilyo, ni ayaw makaamoy ng nicotine. Lahat ay naging pawang bago. Dating maingitin, maramot, covetous, greedy, sakim, naging mapagbigay, naging giver, sapagkat naging partaker of divine nature of God. Kapag tayo bagong creation, o naki Kristo tayo, bagong nilalang, hindi na makikita sa atin yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, verse 10. Tingnan nga natin yung 1 Corinthians chapter 6, verse 9, verse 10. Everybody read. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual, nor sodomites, nor thieves or corrupt, nor covetous, greedy, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Hindi na makikita sa ating buhay ang ganitong mga kasalanan sinabi ng Diyos ng mga taong gumagawa nito kailanman na hindi po pwedeng tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Naalala ko ang Galatians chapter 5 beginning verse 19. Galatians chapter 5 beginning verse 19 up to verse 21. Everybody read. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand,
just as I also told you in time past. Everybody read, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hindi ho gawang biro ang mapahamak sa impyerno. Sinabi ng Bible, it is appointed unto all men to die once and then the judgment. Hebrews 9:27. Ang isang taong namatay at napahamak sa impyerno dahil hindi siya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi niya naranasan yung new creation na daladala ni Jesus sa bawat tao. He will be damned to hell not only for 100 years, nor 1,000 years, nor 1 million years, nor 1 billion years, nor 1 trillion years, but throughout eternity. Kaya ho, tayong mga enlightened believers of Christ, katulad ng mga JIL people, hindi tayo nagsisimba bilang pakitang tao. Hindi tayo nagpupunta rito sa simbahan para lang masabi ng Diyos na tayo nagsisimba. Tayo po ay tunay na enlightened believers of Christ, hindi fanatics. Ang mga fanatics ay yung sumasamba sa Diyos na hindi naiintindihan ang kanilang sinasamba. Tayo po'y enlightened believers. Alam natin kung sino ang ating sinasamba, kung sino ang ating pinaglilingkuran, at bakit natin pinaglilingkuran, at bakit natin sinasamba. Kaya ho napakahalaga na yung the most drastic change, yung anyone who is in Christ Jesus is a new creation. Kapag ito hindi natin naranasan, ang pagsalubong natin sa bagong taon ay walang pagkakaiba sa nangyaring nakaraang mga taon. Yung inaasahan nating malaking pagbabago at bagong tagumpay at kasaganaan at kapayapaan ng buhay ay hindi po natin mararanasan kapag ang number one foundation ng genuine change ay hindi natin naranasan. Kaya yung binasa ko po sa Galatians 5:19 up to verse 21 and 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and verse 10, lahat ng ganong listahan ng mga kasalanan, mabubura, mahuhugasan ng makapangyarihan dugo ni Jesus kapag tayo po ay nakaranas ng pagtanggap kay Jesus at pumasok siya sa ating puso't buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Anyone who is in Christ Jesus is a new creation. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Praise God, praise God, praise God. Last but not least, para tayo maging tunay na matagumpay na anak ng Diyos sa pagsalubong natin sa taong ito, sa bagong taong ito, ay makikita po natin dito sa 1 John chapter 5, verse 4. Everybody read, "For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith." Do you want victorious living? Sino rito ang may gusto ng defeated life? Taas ang kamay. Wala. Gusto natin magkaroon tayo ng victorious living. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yung tinatawag na whatever is born of God overcomes the world. Kapag yun yung born of God, ang ibig sabihin ng born of God or born from above, ang ibig sabihin nun, born again. Yung tayo po ay naging bagong nilalang. Bagong nilalang. Everybody say, Jesus said, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag tayo po'y born again, lahat ng mga ugali na bunga ng satanic nature
Adamic nature, yung Adamic nature, yung minana natin kay Adan na nature natin, yung satanic nature, lahat ng iyon ay nagsilipas na. Lahat naging pawang bago. Amen? In conclusion po, in facing the new year, itong huling binasa ko na ito, whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, even our faith. Develop your faith life. Listen carefully, please. Develop your faith life. Ang Diyos, God is a God of faith. It is impossible to please God without faith. Sabagat ang Diyos ay Diyos ng pananampalataya, kinakailangan makita ng Diyos buhay ang ating pananampalataya. At ano bang pananampalataya? What is faith? Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Inaasahan pa lang, hindi pa nahahawakan, inaasahan pa lang, yon ang pananampalataya, katibayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Kung nakikita mo na ang hinihingi mo sa Diyos, hindi mo na kinakailangang manampalataya, sapagkat faith is the evidence of things not seen. And how can we develop our faith? Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay naririnig natin by reading and meditating on God's Word. Matthew 4:4, Luke 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang salita po ng Diyos ay napakahalaga. Bakit? Hindi magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kapag hindi narinig ang salita ng Diyos. Tandaan ninyo, anumang relihiyon na pinagbababa o pinagbabawal ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang kanyang salita ay makabisado sa isip at makabisado sa puso ng tao. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at buhay. Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 20 up to verse 22, everybody read. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health or medicine to all their flesh. Sabi ng Diyos, anak, magbigay ka ng attention sa aking salita. Huwag mong ilalayo sa iyong mga mata ang aking salita. Itago mo ang aking salita sa iyong puso. Ang makasumpong ng aking salita ay makasusumpong ng buhay. At ang aking salita ay kalusugan o gamot sa inyong mga katawan. The Word of God is medicine. Kaya merong Psalm 107 verse 20, God sent His Word and healed them and saved them from their destructions. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at matapos ipadala ng Diyos ang kanyang salita, ang lahat ng may sakit ay kanyang pinagaling. Ang salita ng Diyos ay gamot. Kaya nga, si Centurion, a military officer, lumapit kay Jesus sa Matthew chapter 8. Panginoon, mahabag ka sa aking katulong, naghihingalo siya, may sakit, naghihingalo. Okay, puntahan natin ang bahay mo at pagagalingin ko ang iyong katulong. Wag na po, Panginoon, wag na. Hindi ka dapat ang aking tahanan na puntahan mo pa. Sabihin mo lang ang iyong salita. Speak only thy word. Matthew chapter 8 verse 8. Speak only thy word. Speak only your word. I know my servant will be healed. Sabihin mo lang ang iyong salita. Alam kong gagaling ang aking katulong. Sabi ni Jesus, wow, wala akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya. Napakalaking pananampalataya itong taong ito. Hindi naman to anak ng Diyos, hintil to. Hindi naman to kasama sa Jewish people. Pero ang pananampalataya ay buo kay Jesus. Kaya ang sabi, umuwi ka na. Nangyari na ang iyong sinasampalatayanan.
What you believe, you already received. Umuwi yung centurion. Pagdating sa bahay, nagulat siya yung naghihingalo niyang katulong. Galing na galing. Masiglang masigla. Pinagaling sa himala ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. The words that I speak unto you are spirit and they are life. John 6:63. Sabi ni Jesus, ang aking mga salita ay espiritu at buhay. Espiritu at buhay. The words that I speak unto you are spirit and they are life. They are life. They are life. Yung salita sa dyaryo, salita sa libro na binabasa natin, hindi ho spirit yun. Hindi buhay yun. Pero ang salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus sa John 6:63, the words that I speak to you are spirit and they are life. You will know the truth from my word and the truth will set you free. John chapter 8 verse 32. The word of God is a medicine. Ang salita ng Diyos ay gamot. Hindi lang yun. The word of God is the producer of faith. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans chapter 10 verse 17. Ano ang gusto mo sa Diyos? Listen carefully please bago po ang magwakas. Ano ang gusto mo sa Diyos? Kaligtasan ng aking kaluluwa. Okay? Gusto mo ng kaligtasan ng kaluluwa? Kailangan makarinig ka ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang isang salita ng Diyos na masasabi nating nagbibigay ng kaligtasan ng kaluluwa, the central text of the Holy Bible, John 3:16. Ano ang John 3:16? Everybody say, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kapag ang isang tao'y hindi kabisado yung John 3:16, hindi ako maniniwalang siya ay tagalangit. Wala siyang tunay na pananampalataya. Gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya, inihandog niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng tao. Itinigis ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan by virtue of His virgin birth. Namatay, nilibing at nabuhay na maguli, ang sinumang sa kanya'y sumampalatayay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 11, verse 12, ito ang testimonyo ng Diyos, binigyang kayo at ako ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang bugtong na anak. Ang kinaroroonan ng bugtong na anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Nasusulat ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan sa bugtong na anak ng Diyos, nang sa ganon, kayo ay manampalataya sa kanyang pangalan. 1 John chapter 5, verse 11 up to verse 13. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Kung ang puso natin ay matapat sa Diyos, mahal natin ang Diyos, meron tayong tunay na pananampalataya sa Kanya, katulad tayo ni Job, may pera't wala, minamahal kita, Panginoon. Patayin mo man ako, hindi magbabago ang aking pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Natutuhan ko po, bago ako magwakas, ang isang tinuro ng Panginoon sa akin sa 2 Chronicles chapter 16, verse 9, humahanap ang Diyos ng pagkakataon, humahanap siya ng pagkakataong maipakita ang kanyang kapangyarihan para sa mga taong nangangailangan sa kanya, nangangailangan ng himala na ang puso ay matapat sa kanya. Inversely, tinuruan ako ng Panginoon, kung gusto niyong ang langit ay laging bukas sa inyo, develop
a lifestyle or a habit of looking for an opportunity when you can please the heart of God. Humanap kayo ng pagkakataon na mabibigyan ninyo ng galak ang puso ng Diyos, mabibigyan ninyo ng karangalan ng kanyang banal na pangalan. You develop that kind of attitude. You develop that kind of determination. You develop that kind of desire. You develop that kind of discipline. You develop that habit na pag may pagkakataong mabigyan ninyo ng galak ang puso ng Diyos at mabigyan ninyo ng parangal ang pangalan ng Panginoon. Pag na-develop sa inyo yun, kahit saan kayo pumunta, ay susundan kayo ng pagpapala ng buhay ng Diyos. Huwag na huwag ninyong papapasukin ang espiritu ng karamutan, espiritu ng kayabangan, espiritu ng inggit, espiritu ng covetousness, lahat ng espiritu ni Lucifer, lahat ng espiritu ng Diablo. Huwag na huwag ninyong papasukin sa inyong isip. Pag bumapasok sa inyong isip, sasabihin ninyo, in the name of Jesus, I rebuke you. Evil thought, I rebuke you. Yung maliliit na tao na pwede mong i-bless, huwag mong pagkaitan ang iyong kapwa kung nandun ka sa kalagayan para magbigay ng blessing. I-develop natin yan sa ating buhay. Ipamana natin yan sa ating mga anak at apo at magugulat kayo. Ang buong angka ninyo sa mundong ito ay hindi pababayaan ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. I-develop natin yung prinsipyo ng Diyos. Sabi nga niya, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, overflowing, that God will give unto your bosom. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Tumayo tayo lahat sandali. Humaharap tayo sa bagong taon ng 2016. Ano ang ating goal setting? Meron ba tayong vision? Meron ba tayong goal setting? Meron ba tayong plan of actions? O katulad lang tayo ng ipis at daga, yung ibang tao parang ipis at daga, nabubuhay lang sila dahil nasumpungan nilang nabubuhay sila. They exist, they found themselves existing for the sake of existence. Mga magulang at kapatid, maging addict tayo, hindi sa drugs. Maging addict tayo, hindi sa bisyo. Maging addict tayo, hindi sa chismisan. Maging addict tayo sa salita ng Diyos. At matutuklasan natin ang malalim na mina ng kayamanan ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Walang nagtiwala sa Diyos na kanyang ipinahiya. Napakasarap maging tunay na Kristiyano. Amen? May pera at wala, masigla tayong purihin ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang buhay na Diyos. Develop your faith life. What do you want from God? Salvation. Look for the scriptures on salvation. Read, meditate, develop your faith for salvation. If you're looking for healings, look for the scriptures on healings. Meditate on the scriptures on healings. Develop your faith for healings, for miracle healings, for deliverance. If you're looking for financial victory, financial prosperity, material prosperity, maging masipag kayo sa paghahanap ng pangako ng Diyos tungkol sa
Gusto ninyo sa Diyos. Material prosperity or financial prosperity, hanapin ninyo ang mga pangako ng Panginoon. I-meditate ninyo gabi at araw. Ibalik nyo sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy 8:18, we ought to remember God who gives us the power to get wealth, who gives us the power to produce wealth. Sabi mo, Panginoon, magpasalamat kami sa iyo. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng karapat, ng kapangyarihan at kakayahan na magkaroon ng kayamanan. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sabi mo sa Psalm 35 verse 27, letter B, let us magnify the Lord who has pleasure or happiness in the prosperity of His servants. Ikaw may sabi, Panginoon, sa Proverbs 13:22, sabi mo, the wealth of the sinners, the wealth of the wicked is being prepared for the righteous. Sabi mo, Panginoon, sa Proverbs 10:22, when God blesses you, you will be wealthy and there is no pain or trouble in it. Sabi mo sa Proverbs 10 verse 22. Sabi mo sa 3 John 2, you wish above all things that we may as prosper, be in health as your soul prospereth. I'm just giving you some examples, beloved. Without you knowing it, I'm spending many hours in my prayer room in giving back to God all His promises, reminding Him when I am in crisis, when I am asking something from God, a major miracle, a major blessing, not for myself, but for other people, I am reminding God of His promises, because God is not a man that He should lie. Amen? Develop that kind of Christian way of life. Hindi po pwedeng paglinggo lang, nag-hallelujah, praise the Lord tayo rito, at pagkatapos, naghihintay tayo parang si Juan Tamad na babaksak sa atin ang pagpapala at himala. No. Develop the discipline, the determination, and desire to live a life that is pleasing to God. Numbers 14 verse 8, when the God who created the heavens and the earth is pleased of your life, He will lead you to that land filled with milk and honey. In other words, kapag natuwa ang Diyos sa inyong buhay, dadalhin niya kayo sa lupang pangako. Numbers chapter 14, verse 8. Amen! Gusto ko lang hong ipaalala sa inyong lahat, ang kailangan sa prayer, merong faith, pananampalataya, pagtitiwala, nakabase sa pangako ng Diyos. Pangalawa, kailangang walang makita ang Diyos na hadlang sa pagsagot niya sa ating dasal o panalangin. Ang hadlang ay kasalanang namana kay Adan at kay Eva, o namana sa mga ninuno at magulang, o kasalanang nagawa mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan sa isip, salita at gawa. Pangatlo, humingi tayo ng himala o pagpapala sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. And our Father God in heaven cannot say no. Taas natin lahat ng ating kamay sa Panginoon. Magpalinis muna tayo sa banal na dugo ni Jesus. Sumunod kayo sa maikling panalangin ito, sapagkat naramdaman ko ang ating Panginoong Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Sinabi niya sa Matthew 18 verse 20, if there are two or three gathering together in my name, I am in their midst. Kung may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Nasa ating kalagitnaan ang Jesus na nagsabi sa Matthew 28 verse 18, all power in heaven and in earth is given to me. At siyang nagsabing, lahat ng imposible sa tao ay posibleng lahat sa Diyos, Luke 18:27. At siyang nagsabing, walang imposible sa mga taong may pananampalataya, Mark 9:23. Abantay na kayo ko, nakapikit, taas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyo. Ako'y sumasampalataya sa iyo. Buong-buo. Buong-buo. Ang aking pananampalataya. Ang aking pananampalataya. Tunay kang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Tunay kang bugtong
totoong na anak ng Diyos nagkatawang sa buhay. Nagkatawang tao ka. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Dumaloy ang banal mong dugo. Nawalang bahid kasalanan. Sapagkat ipinanganak ka ng isang birhing babae. Nabuhay kang maguli. Mula sa mga patay. At ang sinumang manampalataya sa iyo. Mabubuhay ding muli. At may buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat-lahat ng kasalanan na mana at nagawa. Hugasan mo ako. Linisin ang banal mong dugo. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay. Bilang tunay na Diyos. Tanging Panginoon. At tanging tagapagligtas ng aking buhay. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Ng iyong kabanalan. Ng iyong katwiran. Ng iyong karunungan. Ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo po ako. Mabuhay lamang. Naglilingkod sa iyo. Nang may katapatan. Marami pong salamat. Ako po magwawakas sa panalangin. Anong kailangan niyo sa Diyos? Itaas ninyo ang inyong kamay. Ano man ang kailangan ninyo? Ang sabi ni Jesus, "Anything you ask in my name, I will do it." John 14 verse 14. Taas niyo ang inyong kamay. Sabihin niyo sa Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hinihingi ko ang himalang ito. Kung kayo may sakit, ipatong ang isang kamay ninyo sa bagay ng katawan yung may sakit. O ang inyong mahal sa buhay, halimbawa ang may sakit. Walang imposible sa Diyos. And agree with me with this prayer of faith. Panginoong Diyos, amang sumasalangit, nakikita mo ang iyong mga anak matapos makarinig ng mga mensahe na nanggaling sa iyong salita, kasama ng testimonial message ng iyong anak. Panginoon, buksan mo ngayon ang buong kalangitan. Ang lahat ng bintana ng langit ay buksan mo, Diyos. At iunat mo ang iyong mahabang kamay, ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong mapagpagaling na kamay, ang iyong mapaghimalang kamay. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ipatungan mo ng iyong mapagpala, mapaghimalang kamay, ang buhay ng bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon. At padaluin mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Padaluin mo ang lahat ng biyaya at pagpapala ng kalangitan. Padaluin mo ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, kaligtasan, kagalingan, kalayaan sa lahat ng gawa ng Diablo. I rebuke and cancel the works of the devil. I rebuke and destroy bandages of the devil in their lives, in their families, in their finances, in their businesses, in their profession, in Jesus' name. I rebuke the works and the plans of the devil in their lives, and I am releasing unto them now all heavenly blessings. I am releasing unto them now the mighty anointing of healings. Receive your healings. Receive the anointing of healings. Receive the surging resurrection power of Jesus, the same Spirit that raised up Jesus from the dead. Yes, the Spirit of the Lord is now quickening your bodies, quickening your spirit, quickening your soul, even your finances, hallelujah, even your respective family. Yes, receive now all heavenly blessings from God's throne. Salamat, Panginoon. Begin to rebuke the works of the devil. Say, in the name of Jesus, I now receive all the benefits of Calvary, for myself, For my family, for my loved ones. Now I receive all the benefits of Calvary. Salvation. Healings.
deliverance, deliverance, financial freedom, promotion. In Jesus' name, in Jesus' name, I am now receiving the miracles from the throne of God in heaven. From the throne of God in heaven, I receive them now in Jesus' name, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. I rebuke you Satan. I bind you Satan by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. I destroy you by the anointing power of the Holy Spirit. By the anointing of the Holy Spirit. In the mighty, wonderful name of Jesus. In the mighty, wonderful name of Jesus. My life now is exceedingly blessed. Ang buhay ko ay lubusan ang pinagpala ng lahat ng pagpapala at himala nanggagaling sa kalangitan. Tinatanggap ko na ang kasagutan sa aking mga kailangan mula sa aking Diyos na buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus I receive tinanggap ko na ang himala ang pagpapala ang kasagutan ang katugunan sa aking dasal sa aking pananalangin at sa aking pangangailangan nabuksan na ang langit ngayon sa aking buhay mula ngayon ako'y matagumpay na puspos ng Espiritu Santo ng kaisipan at puso ng Panginoong Hesukristo. Now I receive all the benefits of Calvary thank you Lord hallelujah Jesus I receive my miracle hallelujah praise the Lord palapangan natin ang Panginoon. Remember what Jesus said in Mark 11:24. Whatsoever you desire when you pray, believe that you receive, and you shall have them. Everybody say, I believe. I am now victorious. I will face the new year. 2016. With the new things. With the new wave of blessings. With the new wave of victories. I now receive. Overflowing blessings. And favors of the living God. Hallelujah! Praise the Lord. Victory, victory.
pang itinuro ni Brother Eddie, talagang naiapply namin sa buhay namin, naging sa mga anak namin na bagong buhay, bagong taon, na pagpapala, maraming pagpapala ipagkakalab sa amin. At yun ay sinasampalatayanan ko, pinaniniwalaan sa pangalan ni Jesus. Blessed na blessed kami mag-anak. Yung mga anak ko nag-aaral na dati, before, hindi. So, binabalik ko lahat ng papulit para salamat sa Panginoon. Inaangking ko yung Psalm 91, saka Psalm 23, Psalm 24, para sa buong pamilya, sampu namin buong sambayang kayo sa aming kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat sa turo ni Brother Eddie sapagkat binigyan tayo ng katuruan na sabi niya, welcome the new year with faith. At patuloy na alalahanin natin yung mga ginawa ng Panginoon upang itong bagong taon na ito ay talagang maging masagana para sa atin. Iwasan natin yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa Panginoon, lalo na yung pagkagalit, pagkakaroon ng sama ng loob sa kapwa, pagiging madamot, pagiging kubetus, para talagang dumaloy ang pagpapala sa atin, di lang sa ating buhay, kundi sa kabuuan ng ating pamilya. At maging sa ating mundong ginagalawan. Amen. Magiging pagpapala tayo. Magiging asset tayo ng ating bansa. So, welcome 2016 with the favor of God. And we claim victory and exalting Jesus through our life. Amen.